Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-relatives. At welcome back po ulit kayo dito sa panibagong episode ng ating Buhay Bukid dito sa Biscaya Province. So, ang gagawin pala natin ngayong araw ay magbibisong at saka maglalagay ng chicken manure bago tayo magtanim ng kamatis. Ito po yung ating tataniman mga ka-relatives. Kung maaalala nyo, naihan tractor ko na po ito ng 3 beses. Kaya ngayon naman ay bibisungan natin at saka lalagyan natin ng chicken manure. Nung nakaraan pala mga ka-relatives ay wala po tayo masyadong upload dahil nagkaroon po tayo ng emergency ng dahil doon sa anak ko. Nung time kasi na yon, Miyerkules ng umaga, biglang nag-text sa akin si Mrs. na yun nga, bigla daw namaga yung ganito ng anak ko. Kaya agad-agad bumiyahe rin ako para ipa-check up. At yun nga, mayroon daw kandun sa ngipin niya. Kaya namaga yung pisngi niya. Pero sa ngayon, okay na siya mga ka-relatives. Okay na siya. At kasama ni Mrs. ngayon sa school. Dati kasi dito ko siya sinasama. Pero ngayon, sa school naman siya sumama kay mami niya. Ihanda lang po muna natin yung ating gagamitin sa pagbibisong. Kukunin lang natin to mga ka-relatives, yung gagamitin nating panali. Gagamit tayo ng ganito para diretso yung ating guhit dun sa tataniman natin ng kamatis. Medyo maaliwalas ang panahon natin ngayon ah. Sobrang init na naman nito. Kabit lang po muna natin to mga ka-relatives oh. Itong tali. Para maganda yung ating pagbibisong tsaka yung paggawa ng kanal. Kakanalan kasi natin to para yung tubig kapag umulan ay hindi didiretso sa mismong puno ng kamatis. May tumutubo na yata ang luya dito ah. Ikabit lang natin to mga ka-relatives. Ito pa ang purpose ng tali na to mga ka-relatives. Para makuha natin yung diretso. Una kasi kakanal muna natin to eh. Bago natin bisungan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag naming bisong. One.
So ayan po, nakaisa na po tayo. Diretso naman siguro yan. Dahil may tali na. Maganda kasing tignan pagka diretso talaga yung kanal. Tapos dito sa area na to, yan yung bibisungan natin. At dyan natin itatanim yung ating kamatis. Same procedure lang to mga ka-relatives. Kung ano yung sukat natin doon kanina hanggang dito, ganun din yung sukat natin hanggang doon. Yung sukat ko kanina ay apat na ganito. Kaya apat din na pa ganun. At ganun din sa taas, apat din na pa ganun. Para pantay-pantay. Makapagod. Pagod. Sobrang napakainit kasi dito. Pahinga lang muna tayo. Nakatatlong guhit naman na tayo. Hindi na siguro lugi. Napakainit talaga. Ibang iba na ang init ngayon. Hindi tulad dati. Time check, 11:49 na po pala ng tanghali. Hindi natin namalayan ang oras.
Mag-alas 12 na pala. Punta muna tayo sa kubo. Nagluto yata yung utol ko ng ulam. Ang ulam namin ngayon ay repolyo na may sardinas. Tsaka na tayo babawi sa masarap na ulam pagka may pera na tayo. Nakalutukan? Ano pa'y? Naluto nyo ako. Nasa nga ito yung nagalitan. Basta galipan lang dito. Ito mga luto? Tiramkit din. Yeah. Igisam lang mo dito sa manto ko. Igisam di sardinas ya. Kain po tayo mga karelatives. Ulam po natin oh. Repulyo na may sardinas. Trabaho na ulit tayo mga karelatives. Tapos na rin tayong kumain. Time check 1:05 na po ng tanghali. So kanina nung tapos na kaming kumain, ginuhitan ko na yung natitirang hindi pa natin naguhitan. Kaya ang gagawin na lang natin ngayon ay magbibisong. Ito yung gagamitin natin sa pagbibisong mga karelatives. So, ayan, simulan na po natin.
Ito po mga karelatives, yung tinatawag naming bisong. Tawagin dito sa amin. Sa iba, di ko lang po alam kung anong tawag nila. Kaya mag-comment lang po kayo sa baba kung ano po yung tawag nyo sa ganitong estilo ng pagtatanim ng kamatis. Sobrang init talaga. Kunting pahinga lang muna mga karelatives. Punta lang muna tayo sa kubo para uminom ng malamig na tubig. Tuloy ulit natin mga karelatives. Nakapagpahinga na rin tayo. Sobrang init kasi dito sa amin. Kaya lagi ang pamamahinga. Mahirap na ang ma-heat stroke ngayon.
matiyam tiging nga to. So ayan po mga ka-relatives, natapos na po tayo sa pagbibisong dito sa ating tataniman ng kamatis. Kaya lang hindi pa po tayo nakapaglagay ng chicken manure. So bukas na lang po. Kaya abangan nyo bukas kung paano tayo maglagay ng chicken manure bago tayo magtanim ng kamatis. Dito na po nagtatapos ang ating activity ngayong araw. Hindi po tayo nakapaglagay ng chicken manure dahil alas 5 na po ng hapon. Tsaka isa pa, yung cellphone ko ay palubat na rin. Kaya hindi po tayo nakapaglagay. Bukas na lang po natin ilalagay yung chicken manure mga ka-relatives. So abangan nyo po yung vlog natin bukas kung paano tayo maglagay ng chicken manure bago tayo magtanim ng kamatis. So shoutout nga pala sa lahat ng silent viewers po natin dyan na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga kababayan po nating OFW na laging nanonood, maraming salamat din po sa inyo lahat. At sa mga bago pa lang dyan na ngayon pa lang napadpad dito sa aking channel, eh huwag nyo po sanang kalimutang i-like, i-share at i-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para updated po kayo sa susunod po nating uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless, mabuhay.